Tris! Thank you so much for stopping by in today's video. Ipapakita ko sa inyo ang aking kadiring-kadiring alaga. At kung gusto nyo malaman ko ano yung aking kadiring alaga, make sure that you subscribe to my channel as well as clicking the tiny bell right beside it so that you don't miss out on any of my videos! So, kagaya nga na sinabi ko kanina, meron po akong munting alaga. Medyo kadiri po siya kasi mga ilang linggo ko rin siya talagang inalagaan, ano? Pinakapal, pinabusog. Siguro lahat na ng pagpapalusog ang ginawa ko para lang maipakita ko sa inyo itong aking alaga. Well, ladies and gentlemen, just to let you know, ano, hindi po ito isang nilalang na buhay, pero umaarte siya na parang buhay siya. This is a creature that lives on my foot. So, ibig sabihin po na nito po ay matatagpuan sa aking paa. And it's none other than my bonggang-bonggang kalyo! Yay! Okay, so sa video na ito, mag-uusapan natin ang aking makapal na kalyo. If you follow my skincare videos, you know very well that I am very oily dito lang sa area na to. And the rest of my body, super dry. At ang pinaka-dry na parte ng katawan ko ay ang aking paa. Hindi ko alam kung nakakarating ba dun or talaga nasa stuck lang dito sa aking mukha yung oil. Pero that's that. Pero sabi naman nila, di ba mas denser daw yung oil kaysa yung water. So bakit yung oil nandito sa ibabaw? Hindi siya napupunta dun sa baba para i-moisturize yung parte ng katawan ko na yun. Okay. So, ang dami ko na namang sinasabi, pero ang gusto ko lang palabasin ganito. Nung mga nakaraang linggo, talagang pinakapal ko siya para sabay-sabay natin siyang tanggalin sa video na ito! Yes! Ayan po, ladies and gentlemen, ang itsura na aking sakong. Kung makikita niyo po, nagtitibak ng maigi ang aking paa. Medyo maputi lang ang linya kasi malinis ang ating sahig. Pero kung ako po'y palalabas at lagi po ako nakachinela sa labas, yan po ay magiging kulay gray. Ito po ang itsura ng aking nangangapal na kalyo. Kung mapapansin nyo, medyo namumutok-mutok na siya. Diba? Ayan. At sa video na ito, ito ay ating kakaskasin, kakayurin para matanggal siya. Hindi lang po dyan niya tumutubo. Meron din po dito banda sa aking daliri. Ayan po, nakikita nyo ba yan? Hindi lang po yun ang nangangapal sa aking paa, kundi ang aking hiniliit din. Ayan, may kalyo din dyan. Dahil dyan, ang gagamitin natin ng tool ay ang tencharin! Ito po yung tinatawag na Foot Love Dare to Bare Your Feet. It's a foot polisher. Electronic po siya. Ayan ang kanya itsura. Let's unbox this, ladies and gentlemen. Tingnan nyo naman. Wow! How fancy-fancy, ha? This was given to me by Ninang Pam. Hi, Ninang Pam, if you're watching! Kasi I think sa isa sa mga vlogs ko, nagireklamo ko yung... dami ko reklamo sa vlogs, eh, no? Nagireklamo ko yung akin nagtitibak na paa. Kaya, nung sumunod na padala niya sa akin, nagdagdag siya nitong tool na to na makakatulong talaga para panipisin ang mga kalyo na matatagpuan sa aking paa. Ito po ang kanyang itsura. Ooh! Look at that! Super fancy, huh? Tapos, ang ulo niya, ganito yung itsura. Para siyang may sugar scrub, o diba? Or para siyang liha. Cha-ching! Tapos ito, napapalitan to. Kasi syempre, pumupurol din niya sa sobrang kapal ng ating kalyo. Kailangan din natin yan mapalitan eventually. So, meron tayong tatlong spare. Maliban doon, meron tayong charger and everything is neatly packed dito sa aking bag na ito. Okay, ngayon na. Subukan na natin to. That is so satisfying. Ayan guys, nakikita nyo ba yung mga pulbo-pulbo sa ilalim ng ating kulay blue na roller? Yun po ay dead skin. Oh, di ba? Amazing! Nakakatawa talaga. Sobrang hindi ko inasahan na ganun siya ka-satisfying. Sobrang highly recommended ko to, guys. Kung makakahanap kayo nito sa Amazon or any online stores, please get it. It's an investment. Lalo na sa ating mga babae, di ba? Kasi alam nyo ba na isa sa mga pinaka-sexy parte ng ating katawan ay ang ating mga paa? Okay na lang na wala kang makeup. Okay na lang na walang ayos yung buhok mo. Pero kung nagnanaknak ang paa mo, mga daliri mo sa paa, medyo, maybe you should stay at home. Now guys, susubukan ko maghanap dito sa Lazada or any online store na meron dito sa Pilipinas para naman kahit papano matry nyo rin siya. I'm pretty sure nakakita rin ako dito sa Divisoria. Pero ayan, i-on na natin siya. Naririnig nyo? Medyo,
may pulbo-pulbo pa kasi this is not the first time na ginamit ko to, ladies and gentlemen. This is actually the second time. Yung first time, sobrang na-amaze ako kasi parang bumubuga ng fairy dust yung paa ko nung kinakaskas. Parang nalunok ko ata. Going back to what I was saying, parang bumubuga ng fairy dust yung paa ko nung ito ay aking kinakayot dun sa aking kalyo. And halimbawa naman, this is a little pricey for you, or yung mga links na ilalagay ko sa baba, medyo mahal pa rin para sa iyong budget. Well, punta ka sa hardware. Okay, andito na tayo sa hardware. Pagdating mo doon, maghanap ka ng papel diliha. Bibili tayo ng papel diliha. Pabili po! Pabili po, papel diliha po. Yung pinakamakapal nila, yung talagang pang simento ba yun? Or pang kahoy? Basta yung pinakamagaspang nila. Kuya, papel diliha, yung makapal. Isa lang po. Ayan, perfect. Magkano po isa? Okay. Ay, dapat pala mas maliit lang. Ito na lang po. Salamat! Because I remember when I was younger, kasi tate ko mahilig yan sa mga karpi-karpintero activities. Eh, nakakakita ko ng mga makakapal na liha dun sa kanyang toolbox or minsan dun sa workspace niya. And nakita ko rin siyang gumamit ng papel de liha para kadkadin at pakinisin yung kanyang sakaw. Kaya ginaya ko yun. So it's very, very effective. Kung mapapansin nyo, ito ang ating before at ngayon, lilihain na po natin to. Para madali, ibalot mo siya sa matigas na bagay, tapos ipangkayod mo na siya at ipangkaskas sa iyong paa. Yes! Palakpan natin ang ating mga sarili. O, sabi ko sa inyo, gumana ang papel de liha hack. O, diba? Yun lang, kailangan mo lang ng konting patience at saka kailangan mo kasi siyang ibalot sa something na medyo matigas-tigas para may hawakan ka. Kung matyaga ka, pwede rin naman directly yung papel, ganyan ang hawak mo, tapos ikus-kus mo siyang gano'n. Ayan, ladies and gentlemen, ito yung itsura ng sandpaper. Tapos yung maputi, yan yung dead skin, yung aking kalyo na nandun sa aking sakong at sa ibang parte pa ng aking paa. Nakakadiri, diba? Ngayon na natanggal mo na ang kalyo sa iyong paa, ano naman ang gagawin natin? We have to maintain it. Kailangan mapanatili natin siyang ganyang kalambot, ganyang ka-smooth, at hindi yung mangyayari ng pa-tiwa-tiwala lang at saka padasal-dasal lang. Kailangan talaga na may routine tayong susundan. So, i-share ko sa inyo guys yung aking mga paboritong products. Starting off with this one! Chi-ching! Ito yung Healthy Feet na sinasabi ko sa inyo, and I think I mentioned this in one of my videos na ipakita ko ang before and after ng paa ni Daddy Justin nyo using this in just siguro mga 2-3-4 days, mga ganyan. Makikita mo na talaga na may improvement siya sa iyong paa. Naalala niyo yung kadiri naming vlog na may tibak si Daddy? Ito yung ginamit ko pantanggal ng mga tibak-tibak niya sa paa. Papakita ko sa inyo ngayon yung before and after. Sorry guys, kadiri talaga to, pasensya sa mga kumakain. Pero ipapakita ko sa inyo ha, ito yung before na situation ni Daddy. And tingnan natin after 1 week of use nitong Healthy Feet kung effective siya. Walang halong biro guys ha, 3 days lang yan. 3 days no love? 3 to 4. Mga 3 to 4 days, ayan na siya. Ang layo, di ba? Tsaka ang maganda kasi dito, ang kanyang cream, hindi po siya mainit sa paa. Hindi kagaya ng paglalagay ng oil, hindi kagaya ng paglalagay ng petroleum jelly, ganyan. Ang ganda nito, it's easily absorbed sa aking balat at tsaka sobrang ang silky, ang smooth, velvety yung feeling ng aking skin down there. Hindi siya greasy and oily. At tsaka nga pala guys, pag naglalagay ako nito, pwedeng on my bare foot, hindi ko na siya tatakpan. Pero mas maganda kasi, lagyan natin siya ng chin-chin-chin-chin-chin medyas! Okay, kasi nakakatulong yung medyas para mas ma-enclose yung iyong paa, para mas ma-absorb niya yung kung ano mong pinahid mo doon, at saka para hindi siya mag-sustain doon sa inyong bed sheets, at saka hindi siya kakapit sa sahig, kasi subukan nyo kayang maglagay ng cream, tapos maglakad-lakad kayo, baka mabisaklat ka, at madulas ka sa sahig, ano? Pero yun lang, yun ang aking hack. So, ito po, Healthy Feet na cream.
at saka itong medyas. I'll try to look for this sa Lazada or any other online stores na available dito sa Pilipinas. Kung nakita niyo na itong available dito sa Pilipinas, please comment down below para makatulong naman sa ibang mga viewers. Kung sakali naman nawala nito dito sa Pilipinas at hindi mo talaga ito mahanap, itong cream na to, well, huwag kang mag-alala. May isa pang alternative. Ang pinaka-effective din ay ang paggamit ng Vaseline. Ito yung Vaseline na variant na gusto ko, yung amoy chocolate. Bango-bango. So, ito po, pwede nyo po itong islather sa inyong mga sakong. Just be generous with it. And while you're applying it on your feet, make sure that you massage the product para mas mag-penetrate pa siya sa balat mo. And hindi mo yan iiwanan na ganyan. Girl, okay? Kasi magagalit ang nanay mo dahil magmamantikaan sa higat ang bedsheet. So, magsusuot ka ng medyas. So, yung medyas ko pala all this time, baliktad, ano? Marami pong nagsisale na magagandang medyas sa Uniqlo or pwede ka rin dumaan sa Daiso. Marami rin cute mga medyas doon. But going back to what I was saying, yung combination po ng medyas at saka ng Vaseline, ng petroleum jelly, yun ang kanyang generic name, yun po ay napaka-moisturizing sa paa ninyo and talaga naman papipinkishin niya yung iyong sakong. Talaga ilalabas niya ang pinaka-dainty, very girly, sexy-sexyhang sitwasyon na maaabot ng inyong paa. Ngayon naman, isa pang food product na sobrang excited akong i-share at i-demo sa inyo ay ito! Ito po ay tinatawag na chin-chin-chararan NatraCure 5 Dough Moisturizing Gel Booties. Ayan po ang kanya itsura. Pag binuksan nyo siya, ayan siya. O, diba? Feeling ko one size fits all to. Pero na lang kasing laki ni Lebron ang iyong paa. Baka hindi ito magkasya sa'yo, ano? So, ayan siya. And very stretchy yung kanyang material. Tapos, yung kanyang loob. Yung loob niya meron siyang gel lining na tinatawag na it's very moisturizing sa inyong mga paa. O, diba? Ang amazing nitong products na to. Sana may ganito rin sa kamay, ano? Para habang nag-i-edit ako, namo-moisturize din yung kamay ko. Ang sarap! Ang lambot! Anyway, so that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. I know, chill-chill lang tayo sa video na ito. Kung mayroon pa kayong mga kadiring problema na gusto niyo pag-usapan natin sa mga future skincare videos or mga nakakadiring please comment it down below para mapag-usapan natin yan. And also, kung meron kayong mga suggestions, hacks, tips, and tricks para sa mga nagtitibak na paa, i-comment nyo rin yun down below para makatulong sa mga viewers natin sa video na ito. And get to know me on a personal level by watching my daily vlogs, #thejkvlogs. And that's all for today. I'll see you again next time. Bye!